Kasama ang paborito niyong fan masantan ng tuwing umaga. Sana yung maganda po ang gising niyo. Kumusta po ang gising po ninyo? This is your net, Mama Lava Juber. Ay! Mainit na kape ba? Meron kayo niyan? Namang kami, black coffee. At masarap na pandesal. Ay, nako! Lahat po! Sa lahat po na mga nakatutok kayo sa Net 25 Free TV, YouTube and Facebook Live at Radyo Agila TZ Easy 1062 Mega Manila. Good morning! Good morning! Tuesday. Oy, ganda. C-H-O-O-S-E. Tuesday. We choose to be healthy and happy. Kaya ang hashtag natin, LTEB. Healthy po tayo today. Yes. Gamitin po natin yan sa pag-comment at pag-share ng ating episode. Agad-agad! Correct! Para maging healthy! Aba, matulog at gumising ng maaga! Totoo naman yan, para may enough na tulog. Mag-inat-inat! Aro, nagtunog-tunogan ng mga likod ko. Kumain ng mga masustansyang pagkain at batiin ang buong bansa ng isang magandang umaga! Umpisa na natin sa Luzon! Sa Amulang! Uy, ang takas ha! Kagayan! Napapakahon doon sa mga... Kinapanood kita kahapon sa Quezon Memorial Circle. Taon-tawa ka doon sa... Akala mo, tataas ng talon, di ba? Amulong Cagayan, ang cute, regular pong nagsasagawa ng clean up ang lokal na gobyerno riyan. Napakahusay. Sa tabing ilog ng mga barangay Ankiray at Dugayong. Layunin po nitong mainganyo ang mga turistang bisitahin ng Cagayan River na napakaganda! Naimbang abigat, Amulong Cagayan. Tama yung ginagawa nyo. Alam nyo, bago pumunta ang mga bisita ninyo, alagaan nyo muna. Kailangan mahalin nyo muna yung lugar po ninyo. Para pag may dumadayo, may hiya po sila yung mga turista na magkalat. Dahil makikita nila, ay inaalagaan nila yung kanilang panlit. Tama. Diba? Oo naman. Yun yan. Yeah, good examples. Woo! Magpunta naman tayo sa Visayas sa Tibiyaw Antique! Tibiyaw! Isa sa dinarayo riyan, ang Seco Island. Oy. Hango ang pangalan nga raw, love. Nang napakagandang islang iyan, sa hugis nito na parang siko o elbow. Ang cute! Sikat ang Seco Island, kaya pala. Sa mga mahihilig ng mag-kiteboarding dahil malakas nga raw ang hangin dito, halos buong taon. Kaya na, kahit isang malamig at mahanging mayad nga agad, Tige! Ay, parang gusto ko matry yung ano na yun, kiteboarding. Oh. Parang ang saya-saya. Los Viminta tayo araw-araw, di ba? Actually, February pa lang last year, di ba? Ginagawa mo na ito, di ba? Yung Los Viminta roll call na to, di ba? Talaga. Ikaw nakita ko na unang gumawa nito eh. Ang gusto natin ay ma-include, kaya nga everything, di ba? Ma-include yung buong bansa. Hindi lang kasi actually buong bansa, pati yung mga Pilipino nating nasa panig ng mundo. Makaka-relate sila sa atin. Ay, narinig ko yung ano nila, bati nila sa salita namin. Ang laging bagay nun. Di ba? Kaya ito na! Libad naman tayo sa Mindanao! Sa Hoy Libandao! Iwa camera man. Sina kuya. Kinakabahan sila. Mas wala na siya magawa. Kasi parang malayo ako paano kumaangat agad doon. Ayan na. Diyan naman po, madalas pinupuntahan ang Rangayen na tinaguri ang Little Baguio. Wow, ang ganda! Dahil parang sa malabig nitong klima, tingnan mo. Parang sa atok. Oo, parang atok. Oo. Marami rin naggagandahang bulaklak at prutas po riyan, gaya ng strawberry. Maaga, nako, ang saya naman. Parang hindi ko pa natikman ng strawberry galing dyan. Maayong aga, Alameda, Cotabato. So, tanong, kumusta po ang gising nyo kanina? Napasarap po bang tulog dahil malamig ang temperatura, malamig ang sobrang panahon, lamig. Di ba? Aba, parang huli nga eh, di ba? Parang ngayon lang umabol, di ba? Pero okay lang yun, di ba? Actually, yan yung alam ko nga, January hanggang Feb, yung pinakamalamig. Yan yung mga pinakamalamig na temperatura. Pero mabuti naman umabol, di ba? Yes! I-enjoy nyo yan. Kasi maya-maya yan, summer na. Okay? May suggestion ako para luwamig ang ulo nyo, mga kaibigan, habang nasa daan. Makinig lamang sa Eagle FM 95.5. Ayan o, para sa...
feel-good music yes. nyo araw-araw, buong araw. At ngayong Martes, abay, 1 to 5pm, ang Anything 90s. Ayun, oh. Anything 90s. Ang Puppet R&B naman ay na tuwing 5pm hanggang 8pm. Magbabalik sa Anything 90s ang playlist mamayang 8pm to 12 midnight. Mm-hmm. Favorite kong playlist ng ano ng Eagle FM 95.5. Yan ang ano ko yan na yung nasa radyo ng sasakyan. Yes! Di ba? Kasi nakaka-relate ako sa mga music. Oo, oh, ang galing. Alam nyo ba sila DJ diba Rick? Indak ko ganyan sila lang. Sila DJ Rick Stryker sa kasi DJ John Lemon. Sila mismo gumagawa ng playlist na yun. Napaka-hands-on nila. Sila, wow. Sila yan. Eh, alam nila kung anong gusto ng kung anong gusto ng mga taga-pakinig natin. Correct, diba? Correct, yeah. correct. Eagle mm-hmm. FM 95.5. Yan! Kung gusto nyo na non-stop music, mag-tune in na araw-araw sa Eagle FM 95.5 where classics never end. Hey! Winner talaga ang playlist! Number one ng Eagle FM. Eagle FM, nakabubuti po sa mental health yan. Yung pakikinig ng mga gandang tugtugin, nakaka-relax. Okay? And speaking of mental health, makakasama natin maya-maya ang isang registered nutritionist and dietitian na magbibigay ng kanyang top 5 mood-boosting foods. Yan po ang mga pagkaing nakaka-good mood. Ito ba yung mga kaibigan ni Jethro Rafael ba ito? Pwede. Okay, makikilala rin natin ang isang nanay na ipinagmamalaki at syempre ang kanyang anak na Pintor, na isa rin pong differently abled child na kliyente. Ang mga kliyente niya, mga bigating celebrity. Yun naman! Oh. Sure thing, makaka-good mood! Ang isang caricature artist na positibo ang pananaw sa buhay dahil sa paglikha niya ng art. At syempre, patuloy kami maghahatid ng updates tungkol sa Star Kata. At iba pang mga programa ng Net 25 at 3-in-1, May for Every, mga bago natin programa. Yes, ang dami-dami. Paparating pa lamang ng mga programa. At syempre, Star Kata. Kaya wag na bibitin sa ating hashtag LTEB Healthy Episode dito lamang sa Love. Go na ba! And everything! This portion is brought to you by Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Isa lang ang isinisigaw. May plus ka sa life! Ang sekreto ni Taesu, nalaman na ni Jong-e. Ang ibig sabihin, ang lahat ng pera ni Sangjun, si Taesu ang kumuha! Hindi ko alam kung anong dahilan pero itinago ni Miss Lee ang totoo. Pero dahil sa mga kasinungalingan ni Taesu, sinubukan ni Jiwon na kontakin si Director Lee. Pagdududahan na rin ba siya ni G1? House of Bluebird. Gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Love 25. Net Mom, I love a new vet. Salamat po sa mga patuloy pa rin sumusubaybay sa Net 25 Free TV. Thank you! YouTube and Facebook Live, maraming salamat po sa mga nagsishare. At syempre pa sa ating mga bumabaybay sa mga pangunahin lang sana sa Radyo Agila, DZEZ 1062 Mega Manila. Syempre yung ating mga kababayang mga magsasaka, magandang umaga po sa inyo. Kung may pagkakataon po kayo, paano nyo ipipinta ang buhay nyo? Oh, love it! Gagamit ba kayo ng matitingkad na kulay o yung mga medyo mapupusyaw? Masasayang kulay ba ang gagamitin nyo o yung mga malulungkot? Oh, di ba? Ako siguro, kombinasyon ng malungkot at masaya. Kasi, ganoon naman talaga yung buhay, di ba? Yun ang normal, yun ang totoo. Binubuo ito ng magaganda at di magagandang karanasan. Truth naman yan. Pero sa kabila ng lahat, life is still beautiful. Ha? Be positive all the time. Lagi mong tatandaan, may magandang mangyayari sa araw na to. Ganyan! At para pag-usapan ang napakakulay nilang buhay, makakasama natin ngayong umagang ito ang inang pintor, si Miss Marjorie Pascua. Good morning, Miss Marge! Hey! Good morning! Kumusta ang umaga mo? Okay na, okay. Morning person ka ba? Both. Ay, ang galing. Ito na.
batiin mo muna yung mga nanonood sa Net 25 at sa Radyo Aguila, yung mga nakikinig naman. Hello po. Maraming salamat po sa pagsusubaybay dito po sa show ni Ma'am Miss Love. Yes, eto na! Siyempre, Mami Marjorie, di ba? Ikaw rin ay nagpipinta. Yes. No? At siyempre, balita ko, nagmula ito sa di ka nais-nais na paraan. Paano nangyari po yun? Apo, tinatawag ko yung sarili ko na accidental painter. Kasi, kasi literal na nagkaroon ng aksidente. Nadukutan ako way back 2009. Okay. Buong sahod ko sa BPO at Christmas bonus, nawala po lahat. Nawala yung bonus na yun? Lahat po nawala. At anong nangyari nung pagkatapos? Prior to that, marami na pong nagre-regalo sa akin ng mga art materials. Pero hindi ako naglalakas loob na gumamit kasi sabi ko... But may idea na ba sila na mahilig kang mag-paint? Yes po, nagdo-drawing. Ah! But never ako nag-paint. Parang sketches lang. Tas, ang gamit mo tapos parang may pencils, ginagaya. Opo, ganyan. Opo, ganun lang. Pero ito po ang nakabibilib sa kanya. Alam nyo ba, ang 19-year-old na anak ni Miss Marge ay painter din. Yes po. Diba? Ang pangalan po niya ay Harry. Yes po. Oh, cute ang pangalan. Manamay kondisyong tinatawag na Down syndrome. Okay? Sa ganitong sitwasyon, meron pong extra chromosome ang bata, kaya nagkakaroon ng delay sa kanyang physical at mental development. Miss Marge, kailan nyo po nalaman na yung anak ninyo ay nandun sa spectrum ng may Down syndrome? At ano yung ginawa nyo at parang ina-introduce sa kanya ang pagpipaint? Pagkapanganak ko pa lang po sa kanya, sinabi na po ng OB gynae na ipa-newborn screening kasi may possible na syndrome siya. Okay, so yun okay. Na nga po, nalaman nga po na talagang delayed siya. And yun, na-confirm po na Down syndrome yung case, yung condition niya. Uh-huh. Tapos, pagdating naman po sa pagpipaint, ako po kasi nagpaint ako 2009. Okay. So he was 5 years old then. Uh-huh. Exposed lang po siya. Nakikita ka niya? Apo. Ayun! Apo. So, nag-start na siya mag-scribble lang kanyang mga... Scribble po, nagpe-pen din po. Pero yung talagang nag-paint na paintbrush and acrylic, 2017, New Year's. Mm-hmm. New Year's gift niya sa akin. At hinayaan niya na siyang mag-paint ng mag-paint. Yes. Ano usually yung kanyang mga, meron tayo dito mga sample, ano? Ano Opo. Usually yung kanyang mga ipinipinta? Kapag pencil po ang gamit niya or colored pen, nakakagawa po siya ng images like this. Doodle art, yan. Yan siya. Nakikwento niya ba sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng kanyang mga pinipaint? May yes, kwento ma'am. Ba? Ano yes, yung mga kwento niyan? Actually, yung pag-title ko ng mga artworks niya, galing din sa kanya. Kasi kinukwento niya habang nagdo-drawing siya. Uh-huh. So, talaga nire-relate ko sa painting niya yung title nung painting niya. Ilang taon na ngayon si Harry? Turning 20 po. Ayun! At actually, sa age mo daw na 19 years old, naging ganap na siyang pintor. Okay? At nagkaroon na ba siya ng mga exhibit or... Opo. Opo! First, ano po, mas natalo niya pa ako kasi first time. Opo. Ako po, saling kit-kit lang ako. Pero siya po, nakapag, ano na po siya, two artists sila. Uh-huh. Sa Makati pa po. Wow! Mahusay naman! At tayo kita ho natin ngayon, may mga dala-dala rito si Ma'am Marge na mga na-paint ni Harry, di ba? At ano yung style? May style ba itong ganitong klase ng pagpipaint? Or bago to or sariling style ang nagawa ni Harry? Doodle art po mostly. Doodle. Pero meron din po kasing artist na nakapag-comment or nagsabi na yung mga doodle art daw ni Harry or painting daw niya is somehow similar to Basquiat. Yung, Opo, known art. Tapos saka ko lang siya si Nerch. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, ang galing po. Diba? Paano siya nagpipinta? Parang wala lang ba? Parang kahit anong oras, parang sabihin siya, I want to paint? Or meron nang nakaredy siyang table at nandun na yung gamit niya? Paano ang setup niya? Actually, mami, yung ano, yung kagaya nung paghihintay ko na mag-paint siya. Oo. Kasi never ko talaga siyang pinipilit. In any milestone, yes. Hindi ko siya pinipilit. So, yun nga po, 2017 New Year's Eve, going 2018. Uh-huh.
saka lang siya nagsabi, Mama, paint. So, meron na ako lagi naka-ready, naka-abang na po. So, yun po. Kung ano pong ilalatag ko, siya pong bahala. Pagdating naman po sa painting, talagang sa kanya po yun. Kahit ako yung nanay niya, si Harry po kasi masunurin. Pero pagdating sa art, kahit bulungan ko siya, nakulang pa yung kulay mo. Unlock ganito, wala po talaga. Kaya kung ano yung natapos niya, yun na yun. Hindi mo siya masasabihan. Yes, madidiktaan. Yes, ma'am. Uy, wow. Okay. Madalas ba sa araw-araw or may oras ba na tuwing hapon, doon mo nakikitaan na gustong-gusto niya mag-paint or kahit anong oras, paano ba yung prosesong napansin mo? Minsan po, naglalambing ako sa kanya, tatanungin ko siya, anak, gusto mo mag-paint? Uh-huh. Pag umuupo siya, mag-paint siya. Okay. Pag sinabi niyang no. Mm-hmm. Pero kapag in the mood naman po siya, kaya niya po ng 3 to 4 na paintings in one sitting. Wow! Ako naman na yung umaayaw. Kasi anak, na. Pahinga ka na. Opo. Pero mabilis lang po kasi siya mag-paint. Okay. As in talaga, talong-talo niya po talaga ako. Uh-huh. Tsaka mas grabe po siyang mag-color combination. Uh-huh. Yung mga nakakrate niya kulay. Pag ginagawa niya yung kanyang mga artwork, nagsasalita din ba siya? Ikinikwento niya kung ano yung kanyang mga artwork? Yes, ma'am. Kaya po talagang yung title nung artwork is talagang nare-relate ko sa mga kwento niya. Mm-hmm. Tsaka yung umpisa ng paint niya, hindi po yun yung pinakang final output. Marami pa pong patong. Parang series! Marami pa pong patong yun. Kaya hindi mo rin talaga siya masasabi na ayan na yung itsura niya. Yeah, kung magugulat ka nalang, papatungan niya ulit. Baka pwede mong gawing libro to. Sana diba, nga po. Story na sa loob ng libro, may balak ba kayo ni Harry na gano'n ang gawin? Naku, kahit ano po, basta makakatulong po sa kanya. Yes! Ano po. Okay, meron bang mga nagpapakomission? At ang alam ko, may mga celebrities na nagpapakomission kay Harry. Opo, may mga nakabili na rin po ng paintings sa amin pong mag-ina. Mm-hmm. Ayun po. Kasi nagpo-post din po ako sa Instagram. Doon po nag-start. Kumusta ang mga pagtanggap ng kanilang, ng mga kliyente ni Harry? Ayun po, nakakataba ng puso kasi syempre pagdating sa kanya, talagang hindi sila tumatawad. Opo. Tapos pero dapat naman din ganun, ano? Opo. Ayun. Tapos ikaw rin may nagpapa-commission ka rin. Ito yung mga painting mo. Yes po. Ayun, makikita niyo rin. 'Di ba? Yun nga sabi namin sa inyo, 'di ba? Yung nanay niya ay pintor at makikita natin. Pwede ba ikwento sa amin kung ano itong mga painting mo at may tawag din ba sa style mo? Opo, sabi po nila contemporary at medyo cubism na dinagdagan ko lang ng mga kulot-kulot. Kasi gusto ko yung mga kulot-kulot na style. Oo, yun ang type mo. At saka walang mukha. Walang mukha? Opo. Bakit yun yung naisip mo na style ng paggawa nun? Halimbawa ito. Nakatalikod na. Siyempre, hindi pa naman natin. Anong meron dito sa painting na to? Yan po kasi. Yung tatlong po yan. Isa lang po yung... Ayun po pala. Ang ganda. Isa lang po ang may-ari ng tatlong paintings na. Meron ang may-ari nito? Ikaw na! Okay, and then? Opo. Ano po, basta sinabi lang po ng client, gusto ko ng Lady in Red. Lady in Red, okay. Tapos ito po, family po nila yan. Uh-huh. Tapos specific colors... kung anong paborito ng each person para kahit na walang mukha, so nice. Para walang kahit mukha. Malalaman kung sino yon. At saka gusto ko po kasi attach yung client sa painting. Parang somehow sila na rin ang gumawa ng artwork. Yes, correct. At ito namang nandito, nasa kanan, halika rito. Ayan po. Wow, ang ganda naman nito. Ito po yung pinakang I would say bestseller, yung Igorota series ko. Nag-start po ito 2015. Ikaw ba Igorota? Hindi po. Pero, wow! Pero dun po kasi ako nag-aral sa Baguio. Ayun! So exposed ka rin. Ito po, t-shirt. Oo. Ang ganda! Diba? So mahilig ka sa mga makukulay talaga na... Opo. Pero may mga paintings din po ako na black and white kung request po ng client. Depende sa request yes ng client. Yes po, talaga. Ayan! Siyempre, alam na nating lahat na dahil sa pagpipaint, pag-create, yun yung naging bonding time ninyong mag-ina. Yes po. At ano ang, sa tingin mo, ang parang benefit nun na meron kayong isang bagay na lagi kayong, alam mo yun, nagko-connect? Opo. Mm-hmm.
mas na-extend yung lambingan namin. Yes. At saka, minsan inaasar niya ako kasi ngayon yung mga kulay po na nagagawa niya, mm-hmm. hindi ko nagagawa. Sa kanya lang talaga. Oh, oh, oh. Anong pangarap mo para kay Harry sa kanyang pagpipinta at sa kanya bilang tao? Siguro po, ang pinakang prayer ko lang naman po uh-huh. talaga is ma-secure yung future naman. Niya. Kasi solo parent po ako for kung 20 years na si Harry, 20 years na rin po ako solo yes, parent. Yes, mahusay. Alam mo ng mga kababaihan, may special message daw po itong si Harry na kinuna ni Mami Marjorie. Ah, Harry! Uh-oh. Ano ba yung message mo? I hurt you, love. I hurt you. Opo, I hurt you. I hurt you. Hurt. I hurt you, love. At saka kay Kuya Tony Pet. I hurt you. I hurt you. Tony. Tony. Pet. Da. Pet. Da. Let's go. Next time, let's go ka doon. Magbabas tayo. Opo. Opo, bas. Opo. Good morning. I heard you too. Oh. Alam mo kung bakit ko sila love na love? Yung super ang pure, love. Pure, oh, no? Sombra, napaka sombra. Genuine ng kanilang lahat ng pinapakita nila sa iyo. Yes, pag galit sila, pag nagtatampo, opo. At lalo pag naglalambing at sinasabi sombra, nila yung sombra, pagmamahal nila sa mga mahal nila sa buhay. Yes po. You are so blessed. Thank as in. You. Thank you. Okay, para po sa mga gusto magpa-commission, eto po, nakalagay po sa inyong mga screen ang social media accounts ni Miss Marjorie at of course ni Harry kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila at magpa-commission ng kahit ano pong mga painting na available. Lalo na si Harry, ang dami raw eh. Nakakatatlo sa isang upuan. Iba rin. Dahil malita namin, ay dumaya pa ito si Mami Marcia mula sa Pangasinan. Yes po. Alayo! Ito na! Meron kami papaon. Mr. Donut, ayan, para po sa inyo. Thank you po. At maraming salamat sa pagbiyahe at pag-share ng inyong story. Pareho kayo ni Harry. Harry! Maraming salamat! Sana magkita tayo soon. Okay, ang tanong! Maganda ba ang gising nyo mga kanet 25? Kung medyo alanganin ang mood nyo this morning, huwag mag-alala. Dahil sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga pagkain nakaka-uplift ng mood. Dito lang po yan sa Love, Tony Pet, and Rafa! Love, Tony Pet, and every time! Ang Pinoy na may diskarte, hanggang ibigay lahat. Love, Tony Pet, and every time! Basta para sa pamilya, love and love! Love, Tony Pet, and every time! Ang ulam ng partiin! Love, Tony Pet, and every time! Happy na listening sa mga taga-subaybay natin sa Net 25, YouTube and Facebook Live at sa Radyo Agra DZEZ 1062 Mega Manila. Hello po sa inyo lahat. Oras na. Ganap na ikasyam na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Bida ngayong araw ang hashtag LTE Be Healthy. Kaya naman gusto ko kayong tanungin, happy ba kayo sa mga kinakain nyo? Aba, mahalagang katanungan yan. At ito ang mas mahalagang katanungan. Nakaka-happy ba ang mga kinakain nyo? O nalito ba kayo? Kasi natutuhan ko na mayroon palang mga pagkain na kapag-pagaan ng mood natin, nakakapagbigay ng, nakakapagpa-boost
ng mood natin, ang disposition natin sa buong araw. Ang tawag na rito ay mga mood boosting food. At para matutuhan natin yan further, ano-ano nga ba ang mga ito, makakasama natin ang isang registered nutritionist and dietitian. Please welcome sa Net 25 Studios, si Ms. Beatrix Mercado. Good morning, ma'am! Good morning! Good morning po. Please sit down. Please sit down. Ayan. Good morning po. Magandang umaga po. Pati po tayo sa ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ayan. Good morning po. Please sit down. Thank you po. Ayan. Ito po nasa harap natin, tinatawag po ako. Opo, kasi hindi ba po tayo nakakapag-almusal. Pero magandang malaman natin na, halimbawa, lalo na ganito, di ba, sa umpisa ng umaga, iba-ibang mood natin, iba-ibang disposisyon natin, may magandang gising, merong, di ba? Tutupo ba ang mga pagkain ito at may mga pagkain talaga na nakapagpapagaan ng mood ng tao? At may scientific basis po ba ito? Yes, definitely. Meron po tayong mga mood-boosting foods. At may scientific basis doon. Kasi when it comes to food, when it comes sa mga pagkain na kinakain natin, lahat yan may nutrients na laman. At yung nutrients na content noon, yun yung link sa brain natin. So doon, nag-link na kung mag-boost ba ng mood to or makakapagpabad ba ng mood yun. Okay. So ano po ba itong mga pagkain na ito na nakapagbibigay ng kumbaga mood booster? Ano po meron doon sa pagkain? Yung mga natural sugars ba nito? Ah, yes, the natural sugars, the antioxidants, the nutrients, the fiber, even yung mga probiotics, prebiotics, yung mga content nun, that would all help sa brain for your boost, for your mood to boost. Ah, okay. So masasabi niyo rin po bang pwede tayong maging, halimbawa, wag naman sana no, lagi ano, kasi tao lamang, yung maging bugnutin, okay, minsan malungkot, di ba? Mayroong kaunting kalungkutang nararamdaman kapag hindi tama ang nutrisyong natatanggap ng katawan mo. Yes, nangyayari po talaga 'yon, lalo kasi yung pagkain, again, linked siya sa brain natin. Opo. So the more na unhealthy yung food na kinakain mo, ayan, the more na makaka-affect 'yun sa brain mo. Totoo nga ano, kasi may mga, di ba, may mga pagkakataon, 'di ba, parang sinasabi nila, para ang bigat ng pakiramdam or sluggish. Yes. Ang sluggish ng pakiramdam ko, 'di ba? So may kinalaman din ito sa diet mo, yung yes, kinakain mo. Mm-hmm. Malaking factor po 'yon. Bukod po sa paggaan ng mood, ano-ano po ba mga benepisyo ng tamang nutrisyon? Alam naman natin very good ito sa atin, pero like kung magiging scientific po tayo, ano po naidudulot ng mga nutrisyon na kukuha natin sa tamang pagkain ng mga pagkain ito? Sa tamang pagkain, maliban sa good mood, ayan, also long life. Long life na hindi ka nagsasuffer much sa health mo. Ayan, even disease prevention, iwas sakit. Kasi, di ba, pag may sakit, ang hirap gumalaw. More than ang hirap gumalaw, ang gastos. So, yun yung mga benefits. And more than that, yung energy performance. You perform better every day. You perform better sa school. Hindi po ba? Yan, mga nanay na nakikinig at mga tatay na nakikinig. Yung mga ginagawa nilang baon, di ba? Yung mga inihahandaan yung baon para sa inyong mga anak. Aba, importante nga alam nyo rin kung ano ang nutrients na meron noon. Doon, para rin makatulong sa performance ng mga anak sa pag-aaral. Maging sa inyo po, sa inyong trabaho. Mm-hmm, hindi po definitely. Ba? Para magabayan tayo ni Ma'am Beatrix, nagdala siya ng kanyang mga sasabi niyang top 5 na mood boosting ng mga pagkain. Isa-isahin po natin. Sige po. Sige po. Ito po, tinatawag po ako na itong Unahin po natin itong chocolate. Yes. Ayan po. Ayan. So una, itong si dark chocolate. Ayan. So make sure lang na when we consume dark chocolate, so it's a good mood booster. Kasi ang dark chocolate, yes. Opo. Hindi milk chocolate, no. Yung opo, dark. Dark. Opo. So dapat 70%. Yes. Na chocolate or cocoa. Yes. Kasi meron siyang flavonoids. And yung flavonoids, it's known to be better for your brain health. Ayan, good for the mood. And it also, studies shows that it helps in depression. Ah, yung 70% na cacao. Yes. Ah, oo. Kasi makikita nyo naman, lalo na kung dark chocolate ang makikita nyo, mga kababayan, mga kaibigan. Kasi nga, nakalagay naman kung ilang porsyento. Mm-hmm. 70% is better. Yes. Bukod sa masarap, di ba? At saka maganda balita kasi may mga sugar-free na, di ba? Yung mga yung mga may NSA, yung no sugar added, di ba? Yung may mga stevia, okay naman yun. Okay, halimbawa po itong nakikita natin, itong saging. Ayan, yes. Meron sa bahay niyan. Si banana, yan, naka-smile. Yes. Yan. So, good siya for the mood kasi it contains natural sugars. Yes. It also contains vitamin B6 and vitamin B6 is linked sa brain health natin. Oh, so, mood booster. Vitamin B6.
is meron siyang ibinibigay po na ano na ibang nutrients sa ating utak. It's good for the mood. It's also good for memory retention. Memory retention. Ayan. Opo, opo. How about ito po? Ano pa po ito? Ito, yogurt. So, yogurt. Yan. So, yogurt, it's known as probiotic. Mm-hmm. Ayan. So, probiotic, not just yogurt. For your gut health. Yes, not just for your gut health. Yes. Opo. Not just for your gut health. Alam naman natin na parang when it comes sa gut, related siya sa brain. So, anything good for your gut, like this one, like yogurt, which contains probiotic, is also good for the brain. Eh, how about itong isda? Ito po, anong isda po ba yan? So, salmon. Salmon. Fatty fish. Kahit anong fatty fish, salmon, tuna. Ayan. Yes. They contain omega-3 fatty acids which are known for brain health. Okay. Ayan. So, not just brain health but even heart health. So, pag good ang heart, good ang brain. Tama. Ayan. Ang ganda nun ha. Pwede slogan sa commercial yun ha. Pero, tama yun. Tama yan. Ito po, salmon. Ano po mga isda po? Salmon. Ayan. Salmon, tuna, mackerel. Tuna, mackerel. Opo, yan. Yung mga yan, ano. Ang tulingan kaya, no? Pwede naman din. Sa amin sa Mindoro. Hello sa mga taga-Dauhan. Ito naman po, itlog. So yan. So yung sa itlog, boiled egg, ayan. Or any cooking method. Ayan, basta as long as it's egg. Once a day, ideal. It contains choline. So choline, yes. It's also beneficial for your brain health. Ayan, it also, it's good for the mood. And it's also good for your muscle memory brain. Okay po yun, ha? Okay, well, natanda natin, ha? Top 5 kay Ma'am Beatrix. Say, ang ating... chocolate na yung dark chocolate. Yes, dark chocolate. Dark chocolate po dapat ha na may 70% na cocoa or cacao na component. At meron din po siyempre dapat itlog sa inyong diet para happy tayo lagi. Positive ang aking mood lagi. At siyempre any fatty na isda. Yes. Salmon, mackerel, tuna, okay? And ito pong? Banana. Bananas. And yogurt. Yogurt, ayun. At kung may allergy naman po, ayun, marami tayong mga kababayan. May allergy po, may food allergy. Sa mga particular na pagkain, baka po sa isa sa mga ito, ano po ba ang pwedeng alternatibo? Hindi lang po tayo nasa lima. Hindi yes. Po ba? Ano po so, kaya? Marami tayong mood booster foods actually. Hindi lang, again, hindi nga lang top 5. Meron tayong any fruits actually. Any fruits kasi they contain antioxidants and even gulay. Ayan, gulay talaga. Okay. Any vegetables, they are really beneficial for your health. Maraming salamat po. Pwede rin po bang halimbawa, tayo eh, alam niyo mga Pinoy, maganang kumain. Kung masobrahan kayo sa mga mood boosting na food na ito, ano po magiging epekto kaya? Ayan, so meron nga tayong sinasabi na anything too much, kahit good siya, is also bad. So, kailangan moderation is key. Opo, opo. Ayun. At matuto tayo magsabi ng, okay na ako. Okay. Makinig sa katawan. Pag sinabi, busog na, opo. Yes. Wag sobra naman. Okay. Also, maganda rin lagi mag-share. I-share natin. Ay, i-share natin pagkain para good mood din sila. Yes. Hindi po ba? Okay. Tandaan na po, ang diet ay isang aspeto ng pangangalaga ng ating mental health bukod sa physical health. Nariyan rin po siyempre kailangan tamang pag-i-exercise, hindi po ba? Yes. Ano pa po? Yung tipong paligiran nyo sarili nyo ng mga taong nagbibigay sa inyo ng positibo na disposition, hindi po ba? At syempre, yung mga mahal nyo sa buhay, ayan. Pwede rin po mang sumailalim sa counseling at kumonsulta naman, syempre, sa mga mental health experts para rin po nagagabayan din kayo. At syempre, sa mga nutritionist na katulad ni Ms. Beatrix, kahit maraming salamat Thank you. Po. Thank you po. Ma'am, makikita nyo po, mga kababayan, makikita nyo po sa screen ang kanyang social media accounts kung sakaling may katanungan po kayo, Ms. Beatrix. Mayroon po kami munting regalo mula po kay Kai. Thank you po. Ayan, ating regalo mula sa Miniso. Thank you po. Alakas rin makahapin itong Miniso. No? Mood booster din po yan eh. Opo. At salamat ka po pala rito. Salamat po. Hanap nyo po ba ay... household items, health and beauty products, fashion accessories, food and drink, at syempre marami pang iba. Magpunta na po sa Miniso. Bisitahin ang Miniso website and social media pages for more updates. Dahil sa Miniso, life is for fun. Shoutout sa aking kaibigan si Ginong Anthony Ocampo ng Groshi Coffee. Hello, guys. Hello, bro. Ingat sa iyong bahay-pauwi, ha? Salamat sa iyong pagpapakilala sa amin sa Miniso. Ayan, ha? Susunod, makikilala natin ang isang caricature artist na maghahatid ng saya. Gagawa niya tayo ng caricature. Ginagawa na po niya ng caricature ibang mga kasamahan natin dito sa Love Story Pet and Everything. Abangan ang pagpapatuloy ng hashtag LTEB Healthy. Aba, syempre, magpapahappy rin tayo lagi. Ito rin ang inyong mood booster, eh, di ba? Ang Love Story Pet and Everything. Good morning! Love Story Pet and Everything. Ang Pinoy na may diskarte, magandang ibigay.
portion is brought to you by Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna. Mag-Red Juice muna. The Cinebata Video Festival is calling for submission of entries with this year's theme, Friendship in Diversity. If you are a Filipino video content creator for children, on television or online platform, show us your best work for a chance to represent the Philippines at the 4th Southeast Asia Video Festival in Malaysia. Deadline of submission of entries is on June 14, 2024. For inquiries, visit or contact the following. Booster, syempre, talagang kahit kailan, buong araw, mood booster po ang Net 25 at maging ang love tone, dependent everything. Good morning! Nakapag-almusal na po ba? Maganda na po ba ang mood? And hashtag LTE, be healthy. Makikilala natin ang isang caricature artist na kanina pang busy sa paggawa ng caricature, mga depiksyon ng kanilang caricature sa ating staff dito sa LTE. Pero okay lang daw yun dahil talaga naman nag-e-enjoy siya. At dahil nga gusto niya ang ginagawa niya, napangangalagaan niya rin ang kanyang mental health. Aba, mood booster din ang pagdodrawing. Alam natin yan, ha? Let's welcome sa ating Net 25 Studios ang ating napaka-generous at napaka-husay na caricature artist, si Sir Marlon Ang. Good morning! Mula sa may Kawayan, Bulacan pa siya! Maganda umaga po. Maganda umaga po. Please sit down. Ayan, alam ko ito pong special chair niyo po at yung inyong special na mga kagamitan. Okay. Ayan, ang ganda po ng, mayroon specialized, parang specialized pa po ang ating pad, yung kanyang drawing pad, sketch pad. Okay, ito, okay, kayo magtaka ha, kung bakit ganito ang gulo ang namin ni Sir Marlon. Kasi sabi niya, bibigyan daw niya... ako ng isang caricature, may pa-challenge din tayo sa kanya. Habang nag-usap kami, nagkukwentuhan, ay gagawin daw niya ako ng caricature. Opo, ayan na. Umpisa agad. Sir Marlon, balita ko po, isa po kayong fine arts graduate. At yes, kailan po kayo nagsimula mag-focus sa pagiging caricature artist? Kasi matagal na po kayong artist, pero itong pagiging caricature artist, kailan po nag-umpisa? Nagsimula ko, 2017 po, ng January po noon eh. Mga 7 years lang pa lang po. Opo. At bakit po, paano po kayong nalipat mula sa ibang talaga namang complicated at mabusisi na artwork, caricature po ang inyong Una-una sir, madali siyang gawin eh. Hindi siya madaling gawin. Kumbaga hindi siya masyadong nakakapagod gawin eh. Dahil kalimita kasi pag nasa events ka, nasa hotel, nasa ganun, hindi siya masyadong complicated gawin. So ito pong inyong ginagawa eh, bukod sa nakakitaan nyo po ng kasiyahan, opo. Ito po yung pinagkakakitaan nyo rin po. Opo, pinagkakitaan din po. At full-time na artist nga po itong si Ginoong Marlon. At paano nyo po kumbaga natumbok na, ito ay pwede kong gawing source of income? Naging ano ko siya ng source of income talaga dahil... yung bukod sa madali nga siyang gawin, yung time na... Marami tayong kasi meron tayong mga pagkakataon, di ba, na alam natin meron yan, yung talento narito, di ba? Opo. Meron at meron kang, kasi sa umpisa, ang mga painting niyo po, mga artwork niyo po, opo. Talaga naman po ang goal naman yan ay magbenta, ibenta po, hindi opo, po opo. Ba? Maipakalat niyo po. Pero ito pong ginawa niyo pong pagiging, itong caricature na trabaho, di ba, paggawa ng caricature, I'm sure nakita niyo, bukod sa napakadali, napakabilis, ang return din po, mabilis din po. Hindi mabilis po ba? Din po kasi, kita. Kasi madaling i-drawing siya, tsaka yung... Kung halimbawa marami kang kliyente rito, tapos nakapila, mabilis po agad. Opo. Sila nakukuha ang caricature. May nakukuha kagawin sila ng souvenir gift po. Opo, ang galing. Opo. At ito pong, itong ginagawa nyo po, ano po bang mga tip na pwede nyo pong ibigay sa ating mga kababayan na gusto maging katulad nyo po? Siguro sa, may ibigay kong tip sa mga caricature artist natin, na mga nagsisimula ng caricature artist. Opo. Dapat talagang determinado sila sa paggawa ng caricature, tsaka dapat,
Matsaga sila. Matsaga? Matsaga kasi. May pag-aaral din pong ginagaganap? Ano po? Meron din po kaso self-study po kalimitang nangyayari sa aming mga caricature artists. Eh. Sarili lang yung pag-aaral. Since nagdo-drawing na rin po kami. Pero pinaka mas ano talaga yung self-study. Opo. Self-study siya talaga. Opo. Ang halimbawa sa pagiging caricature artist, ano po bang kailangan nyo isaalang-alang? Ano po ba yung estilo na kailangan sinusunod nyo or inaaral nyo po? Kasi iba po siya eh. Iba po siya. Pero isa siyang legit na artwork o obra. Yung mga estilo kasi, sir. Technique. Ayan. Yung mga technique. Opo. Kalimitan, pinapanood din namin sa YouTube eh. Tapos pumupulot din kami ng mga estilo doon. Hmm. Tapos pagsasama-samahin lang namin ganun, sir. Pero pag pinagsasama-sama nyo po, makikita nyo distinct ano po, yung unique po sa inyo. Alam niyo po pa, ito, tatak to ni Ginoong Marlon. Diba? Estilo to ni Ginoong Marlon. Ibang estilo nitong si Ginoong si Pek Pinyon. Yung mga ganyan kunwari. Iba po ano po, iba po. Opo, opo. Opo. Curious lang po ako, ano po ba yung mga naging interesting yung nakwento sa trabahong ito? Siguro may mga experiences din kami dito sa caricature. Bawa merong may pagkakataon na talagang tuwan-tuwa talaga sila eh, pag nakita nila yung drawing. Eh. Opo. Natutuwa talaga sila eh. Uy, kamukha-kamukha ako. Pero kahit na caricature lang siya, kasi iba kasing caricature sa portraiture eh. Opo, medyo iba. Exaggerated kasi ang caricature eh. Heightened, opo. Natutuwa sila doon sa mukha nilang yun. Natutuwa ganun. Sila po, no? Iba natutuwa po yung sila, tuwa. Kasi parang natutuwa sila. Naaminin natin natatawa rin sila. Oo, natatawa rin sila. Kasi parang siyang, kumbaga, tama ka nga po, exaggerated na version. Opo, opo. Pero in a good way. Oh, in a good way. Oh. Ano po ba yung mga usual nire-request nila? Mga kliyente niyo po? Yung mga kalimito, mga kliyente mo matatanda, ang gusto talaga nila, lalo na sa mga babae, siyempre, abay ka. Gusto nila yung maganda-maganda sila lagi. Oh, ganun sila. Yung mga kalalakihan, gusto nila. Kengko yung mga dating. Ganun. Alam niyo po ba, mga kababayan, na ang isa pang interesting na kwento nitong si Ginoong Marlon, yung background niya, ay dati raw po siya nagpipinta ng movie billboards. Opo, opo. Gusto dati yun. Opo. Ba talaga po? Saan po kayo nagpipinta? Sa Caloocan po ako nung araw. Opo, opo. Year 1992. 1996 yun eh. Yun ang naging unang trabaho ko nung binata ako noon. 18 years old po ako noon. Opo. Iba rin yun. Kasi po talagang kailangang makatotohanan eh. Magaya opo, mo yung poster sa ng pelikula. Opo, opo. Yung malalaking poster po. Okay. Sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, ginuguhit na ginagawa po ni Ginoong Marlon yung caricature po. At excited na po akong makita. Ayun na, nasisilip po na. Nakukuha na, kuha na po yung hugis ng aking ulo, ng aking buhok, pati yung tenga. Ayan ha. At maya-maya i-reveal na po ni Ginoong Marlon ang aking caricature. Ayan. Ginoong Marlon, gaya ng nabanggit po natin kanina po eh, kasi yung mga staff natin dito sa Love, Tony, Peter, everything, ginawan po ni Sir Marlon. Saan ba sila? Pakita nga natin yung mga gawa ni Ginoong Marlon. Aba, may pagmamodel. Ayos ha. O sige. Ay, ito pa yung isa pang kandidata. Excuse me. Ayan. Wow. Ate frame agad sa kanya. Tabi po kayo. Dito po kayo, ma'am. Tabi po kayo dito sa mga halo natin. Aba, sorry ito pa. Si Pat. Aba, ang ganda oh. May pa-lipstick pa oh. Ayos ha, nirequest mo may lipstick ka, no? Tama si Sir Marlon eh. Maganda, sir. Sabi niya, sinisiguro niyong magaganda nga naman, siyempre. Wow. Ito, shades. Hindi na sa eyeglass. Ito, shades. Si Brian. Transition eyeglass. Iganyan mo, Iganyan mo. Brian, ganyan mo, Brian. Sabi mo, ayos ha. Wow! Ganda. Ito naman si Kai. Aba, kuwang-kuha! Ang galing, guys! Ang galing ka naman sa mukha mo. At si Lovelia, si Love Anuver. Oo nga. Hi, girl. So pretty. Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa. Iba nga naman yung diba? Kukuha na ibinibigay. Tsaka tama yung sinasabi niya eh. Na-exage talaga lahat. Oo. Tinan mo, nabubuhay. Tsaka parang pag tinitingnan mo kasi ang caricature, nag-usap kami kanina, parang nakakabigay ng kaligayahan. Mood booster din diba? Siya. Diba? Correct. Na nakahappy kapag nakita mo. Ganda pa rin tsura ko pag caricature. Oo. Diba? Oo. Ako excited na ako makita yung caricature ko. Ginoong Marlon. Ang bilis niya! Okay, diba? In a matter of what, diba? 5 minutes. Ang bilis niya! Ang galing ko! Oo. Nilalaglag po
po ng ano, ng shade, yung at yung shading yung kanyang salamin. Ang galing, friend! Ayoko makita. Oh, sana caricature ka na lang. Pugi, friend! Ang gaganda na ako sinabi ko sa caricature mo eh. Hoy, pero hindi tinan mo ang gwapo! Oh! Pati yung ngiti mo! Talaga, kamukha ko nga si Gilong Baro, pareho kami sa lamin. Ngiting ano ka dyan? Ngiting nakita mo si Crush! Ayan, ngiting nga lang, ngiting ng tagumpay. Ang ganda! Wow! Tsaka nakikita mo yung mga detalye niya, kung paano siya magdetalye, yung buhok, yung ilong, di ba, Tony Pet? At maganda rin ang sulat kamay ni... Naman, artist. At kung ang kuha niya, pati yung mga biloy ko. Di ba, yung biloy! Wow! Thank you, sir. Ang cute, sir Marlon. Pinmahal niyo po, sir Marlon, ha? Ayan, maraming salamat, sir Marlon. Marami po kayong napasaya ngayong araw. Tabihan niyo po sila. Maraming salamat po sa inyong regalo. At tatanggapin niyo po aming regalo mula sa Mr. Donut. Yay! Balik-balik lamang po. Thank you po. Napakahusay. Makikita nyo po sa inyong screen ang contact info ni Sir Marlon ang napakahusay na caricature artist na talaga namang in-demand. At on the spot, ha? Sabi nga niya, sa mga event daw, nakaka-45 siya katao. Sabi ko, hindi ba ka ba nagkakaroon ng ano, ng sakit sa ganito? Hindi raw. Nagpapahinga lang siya, tsaka nagbabike. Ayun. Para stress reliever din. Talaga. Stress buster. Okay. Isang nakaindak. Isang pag-mood booster ito. Isang nakakaindak na performance mula sa live band natin. Ang dapat yung abangan dito talaga sa Love, Tony Pet, and Everything! Politika, krimen, o mga isyung malapit sa sigmura ng Sambenan. Sa pagputok ng mga balita, kami ang inyong mata, gabi-gabi. Hatid namin ang matatag, matapang, at matapat na balitan. Kami ang inyong mga mata sa mga isyung dapat ninyong malaman. Mata ng Agla Primetime, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng Road to Starcada. Mood-mooda na ng dark chocolate. Of course, we're back dito po sa Love, Tony Pet, and Rastag Seda 25, YouTube and Facebook Live, at Radyo Agila, DZEZ, Tessis, Kamega, Manila. Eto na! Gusto nyo bang ma-feature ang inyong college or university dito sa aming programa? Baka meron kayong gustong i-promote na organization, yes, school programs, outstanding students, aba, simpleng-simple lang po ang gagawin ninyo. I-message lang po ang Net25 social media pages gamit po ang hashtag LTE Campus Tour! Agad po kami makikipag-ugnayan sa inyo para ma-organize po natin ang pagbisita ninyo dito o ng inyong college or university dito po sa Net25. Pero sa ngayon, handa na ba kayong sumama sa tugtugang nakakaintak, ha? Para bigyang saya ang inyong umaga, narito ang One of the Voice Band! Yay! Hey! Wow! Hey! Gagawin ko ang lahat upang sa ulit. Pero bago mahabay, lalo kitang sinisigaw. Maging laot mo ng takot na tatawin, kahit alon ay umabot sa papawin. Sa manda ko'y pinangako makakarating, kahit lang ang mga pili. Dalawin ko ang lahat upang sa ulit, sa ulit, sa ulit ay tayo. So kailang pantahakin ang kinube, 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 no.
sa mga tanda ay di at ay di magkasalubong. At dapat na ba kung makinig, magpadala na sa daluyong. Inanatinatas at halos hindi ka na matanaw. Patapos mabalot ng galas, ikaw pa rin ikaw. Maging alabot ka na takot na tatawin, kahit ano't imabot sa papawin. Sa mandang ko'y pinangako magkakalating, ikaw lang ang magapin. Ang galing! Ikaw yung name mo at yung mga kasama mo rito. Hello po, magandang umaga. I'm JM. JM po. Together with my band, here's... Pakilala ka, bro. I'm Brian. Brian. Mac. 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 June. And we are the one of the boys. Yun yun! Ituloy natin ang kwentuhan! Ituloy kwentuhan. Okay, kasama nilang One of the Boys Band. Yes. At ang question, ano ba sa tingin nyo ang unique sa banda nyo? Nawala sa iba. I think meron pong chemistry yung band namin. Okay. Dahil di lahat po ng banda nagkakasundo. Totoo. Pagdating siya. Kayo na lang kaibigan kayo. Opo, family as family po talaga. Lahat daw marunong kumanta. Lahat! Diba? Kaya nga kanina may nagsisecond, may nagbaback up. Sabi ko, ay, may kumakanta pa pala na isa pa doon. Diba? Diba? Nakaka... Sample! Pero siyempre, hindi mo kami naniniwala. Okay? Hindi kami naniniwala. Kailangan na marinig. Mag-harmonize daw sila eh. Mag-harmonize daw sila. O sige, game. Pakinggan natin sila. Wala silang mic share. Okay, maestro. Ready? Bro, lapit kaya share kayo ng mic. Share kayo ng mic. Ay, dalawa sila. Dito okay. Kayo. Ano, ako magaganto, mag-organ? Yari kayo. Sino yung mati? Mawawala yung harmonization. Ready? Umaga na sa voices. Grabe, sabi ko ganun, ang baba nung bass. Ang galing. Ang galing. Ang ganda ng ganda ng boses ng bass. Grabe. Sa singing group ko dati, nung high school, bass ako. Yun, maganda. Sample. Diba, paano talaga siya, may pampakarakter doon sa inaawit. Eto na, doon mo makikita kung na talagang matagal na rin sila magkakasama. Gano'ng katagal na kayong magkakasama sa band?
Since 2018 po. So, ah, 2018 pa. Pero makakakilala na kayo from dati different mga sessionista kayo from iba't ibang band. We start po as duo po. Ah, oh, duo! Kapatid niya po kasi ito. Kapatid niya. Sasabihin ko makanti sana. Magkamukha po kayo, pero oo, magkapatid nga sila. At syempre, walang ganun, walang ganun. Buong kapatid lang dito. Walang ganun. Kapatid sa labas ng bahay nila. Yes. Kasi hindi sila pwede pumasok doon. O, diba? Ito na. Ano ang goals nyo sa banding nyo? Anong nakikita nyo gusto nyo mangyari sa banda ninyo in the future? Siguro siyempre, may potential naman po kami na makilala. Yes, yeah, siyempre! Lahat sa talento po na meron. No? International. And of course, yung mga album sana, no? Yes, mga soon singles. Po, at ang composer po na. Ayun! So, nasa oh, kanya po ang decision. Na pala. Oo, ay nice. Talaga namang, di ba? Yun ang kagandahan yan. At maraming saan salamat sila? Yung makikita nyo po sa screen ngayon, yung kanilang social media accounts. Para okay? Sila. Kung saan nyo po sila pwedeng, ayan, oh, di ba? One of the voice po para ma-follow nyo sila at mapakinggan nyo. Book nyo na rin po sila, no? Yes. Baka nga nakabook na kayo lahat eh. Ayan, maraming salamat! Thank you po. Thank you, guys. Thank you, salamat sa'yo. Salamat, ha. Alis. Meron kayo? Oo, totoo. Hahawakan ko lang muna kasi aawin pa rin sila eh, ha? Eto na, maraming salamat sa inyo. May biniso sila sa pagbalik mo yan ng Love Tony Bell. Pa-saule, ay tayo dumi lang puntahan kinakirume, kirume, kirume ng lahat. Kirume, kirume, kirume no, maging ang laot ko ng takot na tatawin. Love and New Ver po! For more Love, Tunipet, and Erasong updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook! See ya! I love ya!